Kumusta po, Bishop, is brought to you by Raskob Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Diyos marhainal daw sa inyo, kabos, mga tugang asin, kumusta po kamo? Siring mana sa Kuya Pongko, kumusta ho na sa kuyang kailipanan mo niya sa episode na ini? Father Wilfred Albuneda, kumusta po? Welcome po sa special episode na ini kan, kumusta po, Bishop? Hi Tess, salamat sa pangungumusta. Permiso na kitang maray, and yan man ang sa kuyang wisa sa imo, sagbud sa tuyang mga paraantabay. Correct ka dyan, Father Will. Kaya mga tugang sa kuya man pong kukumustahon ang mga nagaantabay sa programang Kumusta Po, Bishop. Lalong-lalo na po si mga nagsiselebrate kan sa indang mga birthdays or kumpleanyo po. And happy birthday, Archbishop Rolly. Ini po sa rong special episode na samuya pong inaalay sa satuyang ginagalangan na Arsobispo, Celebrating Life and Service. Sa episode na ini, satuyang mahihiling ang mga pictures ni Archbishop kan siya hoven pa. Yes. Ilimon niya to iyan, and then pagkatapos, ang pangyayari man, magpuon kan siya mag-serve digdi sa satuyang Archdiocese of Caceres. Kaya dyan lang po kamo mga tugang, ang tabayanan nindo ang programang ini, Kumusta Po, Bishop. Ito na naman. Magkaugmang paghilingon, lagad yun talaga may mga meaning. Yeah. Mga tugang, nakakaugma po ang pagparahilingon ang mga lumang litrato ini kasi ito yung ginagalangan na Arsobispo. Naglaladawan lang ini Father Will kan sa iyang maugmang buhay, yung mga litrato ini. Kaya pala lang sa iyang buhay, magaya-gaya man. Pag-abot pandigdi, nakakapaugma siya. Ang lalong-lalo na dumas ang mga taong sa iyang pinaglilingkodan. Ini ang pamilya na pinaghalean ni Bishop Rolly. Walo sindang magturugang. Si Bishop Rolly ang ikawalo kaya nga ni Octavus ang sa iyang ikaduwang pangaran. Siya namundag on July 22, 1946 sa Sampaloc, Manila. Siya inordinan bilang padi kan April 21, 1974 sa Roma. Asin siya man inordinan bilang obispo kan December 29, 1994. Hale sa pamilya, inapod para maglingkod sa banwaan ng Diyos. Sarong misteryo talaga ang pangapodan na maglingkod bilang padi. Minsan nga ni iyan dai inaasahan, as in dai iyan pinaplano. Nagpapahiling sa nayan na kaipuhan handa ang pamilya na idolot sa Diyos ang sa indang aki. As in nagiging mas makahulugan ang buhay kun ini idinodolot para sa paglingkod sa banwaan nin Dios.
Diyos maray na aldaw. Diyos maray na aldaw sa Indoga Boss, mga pare ninyo kan programang Kumusta Po Bishop. Ang komunidad kan Holy Rosary Major Seminary, kay bakan sa tuyang ginagalangan na arsobispo, mga kapadian, mauot na imbitaran ang gabos na makisumaro sa senda sa pagselebrar kan ika-50 taon ninong inaugurasyon kanasabing seminaryo. Sa maabot na Agosto 10, sinda matao nin kaugmahan sa sendang gigibuhon na konsyerto sa seminaryo man sanak alas 3 ning hapon para sa matini asin alas 7 nin banggi para sa gala. Anasabing programa panginginotan kan Coro Seminario del Santissimo Rosario, kaiba ang Teofilo Dance Teatro Seminario, Bread and Wine Band, asin kan sa tong nagkapirang mga kapadian. Para sa mga interesado, mababakal ang ticket sa Holy Rosary Major Seminary, Palacio, Conumus Office, Carmelite Monastery, Holy Rosary Minor Seminary, Daughters of St. Paul Bookstore, asin Domus Mariae, SM Naga, o hanapon si Reverend Father Arnel Haber, asin Father Joey Gonzaga sa Holy Rosary Major Seminary, Concepcion Heights, Naga City. Anumanal daw bago ang selebrasyon. Ang mga ticket may papabakal sa kantidad na 50 sanggatos asin 200 para sa matini, asin man para sa gala, ini mababakal sa kantidad na 200, 500, 1,000, 2,000 asin 5,000 para sa mga sponsors and patrons. Ang gabos pong ini para sa pagpakaray kan seminaryo asin para man sa iba pang mga aktibidades. Suportahan po niya to ang Holy Rosary Major Seminary sa Golden Inauguration Anniversary. Mabuhay! A life we live is a life given for a life of service. Especially the poor, yan ang piniling buhay sa tuyang arsobispo. Kaya bago po siya magabutik this archdiocese, igwa na siyang scholarship program sa mga jóvenes. Malata sa tuyang unyan, igwa siyang unyan ng mga tinatabangan, hale sa mga kapobrehan. Scholarship ni Archbishop, ano yan, tulong pinansyal dun sa mga kapuspalad ng mga bata. Come on, come on, you have got to move on. This is not the you I know. And this isn't real, it's just all you can feel. And that's the way that feelings go. Usually, ang nakikita ko yung mga batang nagiging scholar niya, pag ini-evaluate namin yung families nila, talagang walang-wala. Naging scholar po ako ni Archbishop Rolando Octavos Tirola. Noon po, hindi na po kayang pag-aralin ako ng aking mga magulang. Nagkataon po kasi noon, mag-second year college na po ako, second sem na po pala noon, nagkasakit po ang aking ama. So, wala na po magtutustos nung pagpapaaral sa akin, hindi na po kaya. So, lumapit po kami agad-agad kay Archbishop at doon po, hindi niya din po kami binigo at binigyan niya po ako ng pagkakataon na maipagpatuloy nga po yung pag-aaral ko. Wala pong may sustento po sa pag-aaral ng college. Actually po, apat kaming ma-college nung last time. Tapos tumigil po yung tatlo kong kapatid, ako lang po nakapag-college dahil po sa scholarship ni Bishop. Archbishop Scholarship is a great help po sa amin since di po namin afford na makapag-attend pa ako or ma-send pa ako sa college na private po. Mahalaga po or ano po yan, nakakatulong po talaga. Natupad po yung pangarap ko na makapag-aral po ng college because kung hindi po itong scholarship na ito dumating sa akin, possible po na nag-stop po ako ng pag-aaral para po mapagtapos ko muna po yung panganay kong kapatid. Then, siya na din po yung magsusuffer sa akin. Kasi itong scholarship na to ay isang malaking, is a great opportunity na talaga sa akin. So, it's a blessing for me na parte ako sa scholarship na to. Dahil kung wala ang scholarship ko, hindi siguro ako makaka-college ngayon. So, ngayon, ang scholars parang siguro 11 yan dito lang sa Archdiocese 11. Alam ko may isa siya sa Sorsogon na tinutulungan. And meron kaming isang scholar na taga Mindanao.
And alam ko, meron pa si Archbishop yung mga dating yung scholars infanta. And siguro, hindi ko alam yung iba, pero alam ko marami pa rin. Pero yung hinahawakan ko na record, ganyan lang ang bilang nila. Actually, ako parang, isa na rin ako sa beneficiary sa Archbishop kasi sabi ako sa kanya, Archbishop, aralin mo na rin ako na tapusin ko yung masteral ko. So, nag-enroll ako ngayon, tinatapos ko. So, humingi ako ng support sa kanya. And whether or not it's right or wrong, you do what you will do. But when the cloud in the sky starts to pour in your life, it's just a storm you're bringing. Pagtulong ngayon ni Archbishop, mahalaga yan sa mga bata. And lagi kong ini-emphasize sa mga bata na huwag aabusuhin, dahil sabi ko sa kanila, kung sa inyo galing ito, baka sa totoo lang, doon na tayo sa diretsahan, hindi ninyo kayang kumuha ng full load. Baka tatlo lang ang subject ninyo dahil ang per unit ng napakamahal. So, hindi lahat hihingin sa Archbishop. Kailangan may counterpart kayo. Ano yung pwedeng itulong natin ng kahit kunti lang na galing sa family. Alam ko rin naman na yung scholarship fund ni Archbishop hindi naman ganun kalaki. Pero dahil nga sa attitude niya na napakamatulungin talaga niya, so siya mismo ang naghahanap ng resources para makapagpatuloy yung mga bata. Yung mga bata, ini-tasis ko sa kanila lagi yun, na huwag aabuso and pahalagahan ang pag-aaral, dahil yung pag-aaral na yan ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Siyempre, yun ang tutulong sa kanila sa family. Una sa sarili nila, maingat yung buhay. Para sa akin po, yung pag-aaral, siya po yung key para makapagtapos po ako, tapos matulungan ko po yung mga magulang ko, kasi lumaki nga po ako sa mahirap na pamilya. Minsan nga po, wala kaming kinakain sa bahay. At makapagtayo po ng sarili pong business para po sa aking pamilya, at makapagtayo po ng bahay po para po sa kanila. Kapag stable na yung job, tutulungan ko na rin yung mga taong tumulong sa akin sa pagpapaaral. Parang giving back yung mga blessing na binigay sa akin ngayon. I want po to help my families and to build a school that the professors is my friends and my co-relatives. Si Archbishop, siyempre nararamdaman ko yung nararamdaman niya dahil siguro magkasama na kami ngayon. Bakit kailangan tumulong? Kasi hindi mo makikita yung kung sa ngayon, yung tinutulungan mo, hindi mo pa makikita ang fruit niyan. Kasi nag-start pa lang din naman sila lahat. So pagdating ng araw, yung pagtulong na yan, yan din ang magdadala sa kanila. Yung attitude, kumbaga, makukuha nila. Una, tutulungan nilang sarili nila pagdating ng araw. Yung pamilya nila. And syempre, pag mas nakaluwag yung mga batang yan, dahil na-imbibe din sa kanila, na tinulungan sila, tutulong yan sa iba. So, yung character na yun, yun ang magdadala sa kanila. Maraming matutulungan sa isang pagiging matulungin lang. Siyempre po, mayahon ng pamilya ko sa kahirapan, tapos maging successful para matulungan ko sila. Tapos makatulong din ako sa kapwa ko kung pakasakaling may matulungan. Sa mga mahihirap, kasi napakaano talaga niya na mag-response sa pangangailangan nila. Sa mga bata, lalo na, tapos talagang kuya, tatay siya sa mga talagang nakakababa siya sa kanila. Nakikipaglaro, nakikikakain ng magkasalo, tapos pa yan. Basta nakakababa siya sa kanila. Malaking tulong po nila para sa akin po. Sa akin, personal po. Napakalaking tulong niya sa akin. Financial, moral, maraming aspeto. Siya kasi yung taong may soft touch talaga para sa mga katulad kong estudyante, and nararamdaman niya yung mga nararamdaman namin, at saka napagtutugunan niya ng importansya talaga ang edukasyon. Kung wala po si Arsobispo na tumulong sa Kisara sa pagpaaral, siguro po sa ngayon hindi po siya nag-aaral. Kaya malaking pasasalamat ko po kay Arsobispo. May tuturing ko siyang isang ama kasi napaka-lambot ng puso niya. Mapagbigay, at napapaligaya niya talaga ang mga tao na bawat mga tao na nakakausap niya. At pati rin nga po ako, namomotivate din kasi na gawin yung ginagawa niya dahil sa simpleng mga
sa mga salita niya, parang nabibigyan po ng kalinawan yung mga tao at natutulungan niya talaga ng marangal yung mga tao na ipagpatuloy kung ano yung buhay na meron tayo dito sa mundo. At yun yung pagmamahal sa kapwa. Para sa akin po, si Archbishop ay tatlo po. Una po, isa po siyang ama kasi siya po ang nag-guide sa amin, mga scholars, sa patungo sa magandang landas po makapagtapos ng pag-aaral. Tapos pangalawa po, isa po siyang kapatid kasi po, siya po yung nagsisilbing nagsisilbing fundasyon po. Isa sa mga nagsisilbing fundasyon para matapos ko yung pag-aaral ko. Tapos pangatlo po, kaibigan, kasi lagi siyang nandyan kapag may times na nahihirapan kami, mga scholars, nasasandalan lagi, yun po. Kahit na iksi pa lang po tayo magkakasama, so marami kang napapaligaya, yung pagtulong mo lang po sa mga workers, dahil nga, sir, kayo po, Archbishop, napaka-propor niyo talaga. Sabi niya, saan ka po pupunta, puntahan mo na yung malapit sa'yo. So ang una niyang tinulungan talaga dito, yung mga staff namin, binisita niya yung mga bahay nila. So dahil yan, Archbishop, alam kong tuwang-tuwa sila sa ginagawa mong yan sa kanila, and kami rin po masaya para sa iyo. So happy birthday. 'Cause we only saving, we only saving sometimes. Happy birthday, Bisha. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Archbishop Rolly! Thank you po! Kan nakaging Hulyo 22 sa kaldawan kan pagkamundag ka sa tong arsobispo an mga kapadean kan Caceres nagkaigwa kan tree planting sa manlain-lain na distrito sa archdiocese. Ini parte kan pagkamot kan sa tong arsobispo sa kapalibutan. Asin pagkahapon ginibo an banal na misa sa cathedral kay baan mga padi asin an banuaan na sa iyang pinaglilingkodan. Kumusta po, Bishop, is brought to you by Raskob Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Good morning po, Archbishop. Our beloved Archbishop, happy birthday. We are so happy na ikaw po na ma-celebrate sa iyong 68th birthday. Ako po ang Katutista every Wednesday, kagabos po ito ang bilan. We wish you good health and a very, very, very happy birthday, beloved Archbishop. Happy birthday! Sa ngaran po kan Archbishop Palace Community, both me pong i-greet ka po, Archbishop Rubin. Happy birthday, Bishop! Kumusta po, Bishop? Happy birthday! A life well lived is a life of loving service, especially for others and the poor. Asin man ang sa iyang marhay na pagpastor sa Satuya Gabos, digdi po sa Archdiocese kan Caceres. Father Will, iyan ang buhay na ipinapahiling sa to kan sa tuyang arsobispo. Siring man po ang buhay niya sa Satuya Gabos. And yan ang challenge para sa Gabos. Bako lang sa muna mga padi, kundi para sa Gabos na binunyagan. Actually, ang tunay na kaugmahan makukuha
sa pagservisyo. Paglingkod na may pagkamuot, dai po naghahalat nin balos. Iyan po ang inaapodtang pagsirbi asin sarong buhay na igwang inaapod na buhay na may meaning para sa satuyang damos. Kaya ano pang hinahalat nindo, madyan na kita, sararo kita sa paglingkod sa kapwa. Kaya lugod sa pag-iini, kami nakatong inspirasyon sa indo asin sa buhay kasatuyang obispo. Ako po si Father Wilfred Almuneda. Asin ako man po si Tess Bañares Delphine para sa special episode na inikan. Kumusta po, Bishop? Diyos babalos po sa mga nag-greet sa akin, mga bumati sa akin sa araw po ng aking kaarawan. 68 years old na po ako ngayon. 68 years of blessings, goodness and kindness from God. At lalong-lalo na po sa aking mga kaibigan, sa mga bumabati sa akin. Eh, alam niyo po na ang buhay talaga ay dakilang biyaya ng Panginoon sa atin, no? At I think palagi ko po ang buhay ay lalo nagiging masaya at mayaman at malalim makaranasan kung ito po ay isang buhay ng pagmamahal at paglilingkod. Salamat po sa aking mga experiences na maraming mga kaibigan akong nagmahal sa akin at tumutulong din po sa akin, no? Noon at hanggang ngayon po. Kabilang po kayong lahat mga nanonood sa inyong panalangin at sa inyong mga pagbati. So, harinawa po na sa aking buhay ay patuloy din po ang sigla ko para unang-una maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon, maipahayag sa inyong lahat na mahal tayo ng Diyos, na anuman ang nararanasan po natin, huwag tayo magluluya, nandiyan po ang Panginoon natin. No? Sana po sa abot na aking makakaya, ako rin din po ay makatulong kung sino man ang nangangailangan ng tulong. Hindi man po sa mga bagay, lalong-lalo na po sa mga pananalita na nagbubula po sa Ebanghelyo. So muli po, maraming salamat po sa inyong greetings at sa aking thanksgiving to God, kayo po ay kasama ko sapagkat kayong lahat po ay bahagi ng aking yaman, ang yamang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. God bless you po. Diyos parhay sa inyo lahat. Kumusta po, Bishop? Kumusta? We would like to thank the following: Raskob Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Thank you too to our media partners, PBN TV5, Sky Cable, Radio Caritas, Iriga Cable, Goa Cable, Iraga Industech Incorporated,